Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. So what is up mga detective, nandito kami ngayon sa FOWA para tumikim ng mga Vietnamese food. Samahan nyo kami, tatakawin na naman namin kayo, let's go! So uunahin na namin tong Goi Kun or Vietnamese spring roll. E natikman na agad ni Leslie at masarap nga ito. Kitang kita naman si reaction niya kahit hindi niya pa ito nasasawsaw sa peanut sauce. Kaya ako naman din tatry ko na to. Itong rice roll lang din, wala muna ding sausawan. Nung natikman ko na, sobrang fresh nito dahil sa mga gulay. Walang alat kundi natural flavors lang na mga nakalagay dito. Dahil fresh to, sobrang compatible nito sa peanut sauce at isasawsaw na natin dito sa napaka flavorful na dip. Ngayon magkakaalaman kung tama nga ba yung mga pinagsasabi ko. Pak nga, grabing umami nito, bagay na bagay sa natty flavor ng peanut butter. Ngayon naman magtungo tayo sa Pho Boko or Vietnamese beef stew na may kalakihan yung serving. Nakita niyo naman yung comparison sa kamay ko, no? Itong beef stew nila, obviously, reddish yung broth, meaning maanghang nga ito. Sa mga nakikita ko dito, meron tong carrots, cilantro, braised beef at syempre itong noodles. Tinransfer ko muna yung kakainin ko sa maliit na bowl at titikman ko muna yung sabaw. At ang intense ang lasa nito. First time ko makatikim ng pho at grabe pala ang labanan ng mga flavors nito. Yung intensity ng flavors ito translates into masarap na soup. At spoiler alert, hindi siya maanghang. Kala ko kasi nung una maanghang siya kasi pulang-pula at saka sabi doon spicy. Pero para sa akin ha, para sa akin lang, hindi ito ganon kaanghang. Ngayon naman itatry ko na yung noodles and yes, sakto ang luto nito kasi hindi siya matigas pero hindi din sobrang lambot. Ngayon dito naman tayo sa beef nila na talaga namang sobrang lambot at nananatiling beefy flavor nito kahit matagal pinakulong. Overall, must try ito. Kung may kanin ka nga sa side, baka maulam mo pa to sa sarap. Last but not the least, itong rice meal nila na may marinated shrimp at grilled pork. Titikman ko na tong pork nitong rice meal nila na hindi ko kayang isay out loud yung Vietnamese name nito. Surprise! It's a surprise nga, hindi ko akalain na masarap yung pork, smoky at malasa ito. Pagdating naman dito sa shrimp ay malasa ito, no wonder kasi marinated nga. Nung alat nito hindi ganun ka-intense na mauumay ka, saktong sakto lang. Mas sumarap din siya nung sinauso sa vinegar. Perfect ito pang ulam. At speaking of ulam, syempre meron kanin. At yung kanin din nila, naku po, napakasarap, ang dami ding flavors na naglalaro dito. At dahil dyan, hinanap ko ulit yung sabaw ko at this time nilagyan ko naman ng Vietnamese hot sauce ito. Ngayon, noodles, cilantro, beef broth with hot sauce, all in one subo. Yes! 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 Nasarapan ako sa hot sauce kaya nilagyan ko yung pork nito. At ngayon naman sasabayan ko ng masarap na kanin nila. Kung pinasarap niya yung pho ay ganun din dito sa pork. Perfect ito with rice. Nakita nyo naman yung reaction ko, no? Sarap na sarap. Winasak nito ang taste buds ko. Ngayon naman itong sweet and spicy naman ang nilagay ko. Ngayon sinamaan ko to ng kanin. Tapos nung natikman ko na, yung brain cells ko naman ang winasak nito. Sobrang sarap as in. Sweet, spicy, smoky and savory. Talo pa nito ang SSS sa dami ng S adjectives. Ngayon naman sa pho ko naman nilagay itong sweet and spicy na sauce. Ito lang naman ang reaction ko. It's over, ladies and gentlemen. So that's it for this food trip. See you later, kita kids. Bye bye you.